Father, have been praise you, Lord, for your truth and grace and for the rest of this church, for our brother, please, and we ask that you bless us for our feet as the Spirit of Holy Spirit, and also that your word may change us in our life. Thank you for your heart, prayers, in Jesus' name, pray. Amen. Mga kapatid, magandang sabi po sa inyo lahat. Ang ating pong topic ngayon ay ang tunay na iglesia. Ito po ay evangelistic sermon. Masyadong marami yata ito. Ayan. So, ibilisan ko lang po dahil alam naman natin ito, kaya lang dahil alam natin, nakakalimutan natin at maganda pa rin yung alala. So, paano tayo makapahanap ng tamang iglesia? Bakit maraming iglesia? Bakit maraming pananampalataya? Mabuti naman po at sabi sa Biblia sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoon ay walang gagawin kundi ipahayag sa kanyang lihim, sa kanyang mga lingkod na propeta. Kaya makakita natin ang batayan kung bakit maraming religion o pananampalataya at denomination sa ating Biblia. Sa ating Biblia, merong apat na ano yan mga kapatid? Apat na kabayo. Ayan. So, yan po ay nasa Revelation chapter 6. Ang apat na kabayo po ay nasa history ng Christian Church. Iba-ibang period. Isahin po natin. Now I saw at nakita ko ang nabuksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. At narinig ko sa apat na nilalang na buhay na nagsalita gaya ng tunog ng tulog. Halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayo na puti. Ano po yung unang kabayo? Puti. At yaong nakasakay dito ang isang busog at binigyan niya ng isang utong at isang yumaong nagtagumpay at upang magtagumpay. Ayan po. So ang unang simbahan na sa kabayo o kabayo ay yung conquering faith. Ibig sabihin niyan, pure ang kanilang pananampalataya. Napakaganda po, nung si Jesus Christ ay bumalik sa langit, yan po yung pure na faith. Sila ay napakasigasig at gusto nilang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng buong mundo. Sabi sa Colossians 1:23, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo ang inyong narinig. Yan, good news of salvation na ipinangaral sa lahat ng nilalang sa silong ng lahat na dito ako si Pablo ay ginawang ministro at mga nagsisimbalataya ay lalo pang naparagdag sa Panginoon ang mga karamihan ng babae at lalaki. So dumami po ang mga Kristiyano noong unang panahon hanggang sa 3,000 ang nalibinyagan bawat araw. And the Lord added to the church at dinagdag ng Panginoon sa araw-araw ang mga naliligtas. Kaya marami pong nabinyagan noong unang panahon, iba-ibang klaseng tao at yun ang datapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na sabi, dapat muna kami magsinalima sa Diyos bago sa mga tao. Ayan. Yan po ang pure na faith na biniwala sila kay Jesus Christ at nagtatanong sila kay Jesus Christ at namaral sila sa buong Ebanghelyo. Yan po ay nangyari simula nung kay Jesus Christ na panahon hanggang sa 100 AD. Ngayon po, anong AD na ngayon? 2017 AD. Noon, 31 AD hanggang 100 AD. Ano po ang nakitang sunod ni John the Revelator? At may lumabas na ibang kabayo at ang kabayo mapula at ang nakasakay dito ang pinakalawad ng magalis sa lupa. Magalis sa lupa. Magalis. Ng kapayapaan. Sabi ko lang po sa inyo, hindi ako marunong magbasa ng Tagalog. At upang magpatayan ang isa't isa, tinigyan siya ng isang malaking tabak. Ayan po ang nangyari simula noong 100 AD, ang mga Kristiyano ay pinersecute. Sila ay pinagpapakain sa mga leon. Ayan. At napaka-tribling panahon. For all who live godly shall suffer persecution.
Yan po ay nangyari sa pulang kabayo na simbolo sa Revelation 180 hanggang 323 AD. Yan po ang pangalawang silyo. Apocalypse 6:5 at nang buksan niya ang tatlong tatak, at narinig ko ang tatlong nilalang na buhay ng sabi, halika. At tumingin ako at narinig ko ang isang kabayong anong kulay? Maitim. At yung nakasakay dito ang isang may timbangan sa kaniyang kamay. Ayan po. Ang ibig sabihin ng black horse ay compromised faith. Binabasa ko lang yung slide ni Mark Finley. Ang gusto niyo po ng kopya, libre lang ito. Dinadownload at pinakopya. So, aking talastas na pag-alis ay pagsisipasok na inyo ng mga ganit o logo at hindi nagpapatawad sa mga pagtawad at nagsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masama upang magdagan ang alagad sa kanilang bulihan. Ayan po. Yan yung compromised faith dahil nag-combine ang paganism at saka ang Christianity. I-predict po yan. Nakita ni Daniel yan, pinakita ng Diyos, at sabi at ang hukbo ay nagbigay sa kanya ng kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maitigan at guninhawa. Kaya po. So, ang inal sa mga na corrupt na mga belief ay ang salvation. Imbis na ang kaligtasan ay libreng biyaya, ang kaligtasan ay mababayaran ng napakaraming offering. Oo, fundraising yan. Hindi lahat ng fundraising ay masama. Pero pag sinabi natin na ang fundraising ay para sa kaligtasan, yun ay hindi aayon sa Biblia dahil ang sabi sa Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith and not of our works. It is the gift of God. Ang kaligtasan ay walang bayad ng kaloob. Siya ay magpapatawad kapag inanyahan natin si Jesus sa ating mga puso. Siya ay magpapatawad lahat ng ating kasalanan. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan para magpagtagumpay. At yung simpleng salvation, makatotohanan po, ang na-compromise noong AD 333 and so on. So, imbis na libre, nagbabayad ng pamasahe. Papunta sa namin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ang sabi sa Biblia, ito ang tama, ay tapat at banal na siya tayong papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Ang mga Kristiyano ay sinabihan na pumunta sa pare, imbis na sa Diyos pumunta, sa pare pumunta, yan po ay hindi. So, ang isa pang problema ay tinago nila ang Biblia para kung kailan ang makalam ng katotohanan. Dahil wala pang printing press noon. At pangalawa pong problema ay ang mga idol, imbis na ang bisa sinasamba ay ang Diyos, ayan na, dahil combined na paganism at Christianity, sinasamba na pati yung mga bagay-bagay na paglunidol, lumalampak na magsasinito at mababa. Hindi makalakad ng sarili, hindi tayo marinig, etc. Na nakasabi sa Exodus, the Ten Commandments, huwag tayong gagawa na para sa inyo nalalawin ninyo ang nagpawamis man ng anong bagay na sa langit o nasa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig nasa lupa, huwag kayong gagawa para inyo ay anumang nasa langit at na aking dinadalaw. Okay. Huwag kang gagawa para sa inyo nalalawin ninyo ang o nagpawamis man na anumang nasa itaas ng langit na aking dinadalaw ang katapalusan ng magulang. Okay, kamali yata naman. So, huwag tayong magsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang isang problema noong panahon na yun. Ang ikatlo pong problema ay binago nila ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tungkol sa aking ganyan ay ang aking kaloob ay na manglaw sa loob ng aking katawan at binagabag ako ng dinagabag ako ng mga pangitain. So, noong Mark 7, 3-1 AD ay pinagtibay ang unang batas sa pang-civil ukol sa Linggo. Ayan, naging Sunday, kunti-kunti ginawang Sunday
ni Constantine. Sabi dito sa St. Catherine Catholic Church Sentinel 1825, marahil ang pinakamahangas na bagay at pinakamapagpagsik sa napagbabago na ginawa ng Iglesia ang naganap noong unang siglo, ang banal na araw, ang Sabat, ay binago daw nila Sabado, Tungo, Linggo, hindi mula sa anumang atas na natala sa kasulatan sa Biblia, hindi mula sa pag-unawa ng Iglesia sa nasabi dito, kapangyarihan. At ang mga tao ay nag-isip at ang kasulatan ay narapat na binig. Tanging kapangyarihan ay makatwiran lamang na maging Seventh-day Adventist. So kung hindi daw tayo naniniwala, kung nasa Biblia lang tayo naniniwala, dapat lang maging tayong Seventh-day Adventist. Kung Biblia, Bible, and Bible only ang papaniwalaan. Ang pagsamba ng Linggo ay hindi nasusumpungan sa Biblia. Kahit hanapin natin. So, yan po ang nangyari. Number 7. Ang mga barya ni Constantino ay mayroon sa isang bahagi ng matitid na pangalan ni Kristo at sa kabilang dako ay anyo ng Diyos na araw. Oh, the sun god. Na para bang hindi niya maiwanan ang pangtangkilik sa maliwanag na luminaryo. Okay. Sabi dito, for in 6 days the Lord made heavens and earth and the sea and all that in them is, at nagpahinga sa ikapang araw na ano pa pinagpala ng Diyos ang araw at pinakabanal. So pinagpala, ibinukod, ginawa ang isang araw na banal. Next, nakabayo. Ay ang itim na kabayo ay 323 hanggang 536 AD na panahon. Ayan po, makikita natin ang tail na horse o ano tail sa tabalo? Putla. Okay. Maputla. Bakit maputla? Apocalypse 6:7, at nang buksan niya ang kapat na tatang ay narin ko ang gilid. Ito, apat na niya lang na buhayan ang sabi, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at ang nakastay dito ay ang pangalan Kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At siya ay pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa at na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salat at ng mga gamit na hayop ng lupa. Okay. So, ibig sabihin dito, ang patay na pananampalataya ay yan yung apat na siglo. Yan yung nag-unite ang church and state. Yung Holy Roman Empire was fully developed and it became a religious and also a political state. Kaya, may politics, pinaghalo niyan. Ayan. Ang Kristyanismo ay naging isang establisadong reliyon sa Imperyo ng Roma at kinuha ang lugar ng paganismo. Ang Kristyanismo gaya ng Iran noong Dark Ages sa madilim ay kapang kapanahunan ay maaaring tawagin binyag ang paganismo. Yan po ay galing sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7. So, ang nangyari po, wala nang makabasa ng Biblia. Bawal basahin ang Biblia and hindi pa rin invento yung cellphone na may Bible. Pati yung printing press. Pag hindi natin makita ang salita ng Diyos, saan susundin ng mga tao? Yung narinig lang nila. Kaya nagkagulo ang kanilang mga paniniwala. Yung mga naniniwala sa Diyos ay pinersecute. At yan ang tinatawag na Dark Ages. Ilang tao daw ang namatay? Dahil sa persecution? 50 million according to this slide na ito. Napakaraming namatay. Dahil sa tinago nila ang Bible. Ang mga pagan theories na mabubuhay ka pa, buhay ka pa kahit namatay ka na, etc., etc. Pero may mga tao na naniniwala pa rin sa Bible. Sino sila? Waldensians. Tumakbo sila doon sa buong bundok at yung kaibigan ko pumunta doon at pinipicturan niya. Nakita ko sa Facebook. At sila doon ay nagbabasa ng Biblia, sinusulat nila ang Biblia, pinapamemorize nila ang Biblia, nagsisermon sila galing sa Biblia at pinamamaran nila sa buong Europa kung saan-saan sila makapunta, tinatago nila sa mga damit
Dinadala nila sa mga school, sa market, kung sino may interesado. Ngunit sila ay natagpuan, nahuli, at sila ay sinunog. At, pero okay lang kasi mabubuhay sila ulit pagdating ng ating Panginoon. Lahat ng pinipersecute dahil sa pagtumanan ay bubuhayin ng Diyos. The seeds of the scripture, tinanim nila ang mga katotohanan at susisibol yan pagkaraming taon. Sinong pangataw yan? Yan ay si John Huss. Pag nabasa natin yung Great Controversy na book na binabasa natin, makita na si Huss, si Whitehead, si Zwingli, si Jerome, si Martin Luther, etc. etc. Napakaganda. Anong binasa ko yung gusto ko ng maging martir. Katulad nila, okay lang mamatay sa katotohanan kasi mas mahalaga yun. So yan po, ang mga taong si Huss, Jerome, si Germany, si Martin Luther, nagtako ng kanyang 95 cases na dapat daw libre ang kaligtasan according to the Bible. Tapos, sinusulat nila ang Bible, okay. Mayroon pa ako maraming bagay sa nasasabihin ko rin ngayon, hindi nyo matitiis. Sabi po dito, kunti-kunting nabasa ang Biblia at nadiskubre noong panahon ng Reformation ang Biblia. Di ba po, 500 years ngayon, simula nung si Martin Luther ay nagpako ng kanyang 95 thesis. Yan. So, namatay si Luther, ang kanyang dugo ay naging pataba doon sa mga natanim ng mga katotohanan. At dumami ang mga Reformation, ang mga dugo ng mga martir ay nagpapasibol ng katotohanan. Galing sa Germany, pumunta sa Geneva, sa Switzerland, sa Jan Calvin, etc. Yan. Nagtuturo sila ng sanctification and overcoming sin through Jesus. And nung namatay si Calvin, maraming Presbyterian and Calvinist yung mga Protestant na churches na original andyan na sila. Pero ngayon, bumabalik na daw sila. Kaya huwag tayong sasama kung babalik sila kasi ang katotohanan naman ay hindi nagiging nagbabago. Nag-discovery nila na ang paglilingyan ng sanggol ay hindi pala nasa Biblia. Kaya, na-discovery ng mga Anabaptist na kailangan pala tubog ang baptism. Yan ay dahil mamamatay sa kasalanan at ililibing sa ilalim ng tubig ang mga kasalanan symbolically. Oo, hindi ba ganun yung nalalaman na tayong lahat na nababautisan yung Kristo ay nababautisan sa kanyang kamatayan? Tayo nga nangabibing na kalakfit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na mabuhi sa mga patay ay pamamagitan ng kaluluwa ng mga ay ganun din naman tayo mga kalakad sa panibagong buhay. At si Jesus umapit sa kanya sa sigay na kanyang usap at sinabi ang lahat ng kapamahalan ng langit ay at sa ibabaw ng lupa ay ibigay sa akin sa akin dahil dito magsiyaw kayo at gawin ninyo ang mga alagad ng mga bansa. Yung binasa ko na sa ating scripture in Revelation 10:9-11, yung nakalagay ko doon, binigyan ng aklat na mapait, ang matamis, pero nung nilulok niya, mapait. Yun po yung 1844 na Great Disappointment. Pero pag tinignan natin yung verse 11, but ye must prophesy unto all nations. Kahit nagkamali yung sa 1844 sila Ellen White, yung mga Millerites, pinagpatuloy nila pag-aralan at sinundan nila yung verse 11. Ye should prophesy among all nations and tongues and peoples. So, go ye therefore and make disciples sa lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan at pangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan po ang sinabi, inutos ng ating Panginoon at nagbibinyag ang Anabaptist at doon din sumigol yung mga Baptist. Ayan po. So marami na nakakadiskubre ng iba-ibang Biblia at katotohanan sa Biblia. At kinukonekta nila lahat ito sa John Wesley, nag-aral ng Bible, na-discovery niya ang sanctification. Tapos meron naman dito, namatay si John Wesley, nagkaroon ng Methodist Church. Tapos meron naman sa South Africa, sa Europe, sa Amerika, nag-aaral sila ng Second Coming
at nabalitaan ni William Miller na tungkol doon, binasa niya ang Daniel and Revelation, naintindihan niya, 1844, may mangyayari. So, natanggap nila na ang mga aral na Waldensia tungkol sa Biblia, aral ni Hus tungkol sa pagsunod sa pagkutos, ang aral ni Luther tungkol sa biyaya ng kaligtasan, aral ni Calvin tungkol sa sanctification, pagkakabanan, ang aral ng mga Anabaptist tungkol sa baptism, at ang aral ni Wesley tungkol sa righteousness. So, noong panahon ni Miller, naintindihan ng Adventist na darating si Jesus Christ. So, anong nangyari sa kanila? Kasi silang mga Adventist. Yan ang pinakamagandang picture na kahit yung mga bata, gusto nilang tingnan. Bakit kaya ganun, ano? Sabi sa Bible, my sheep, no, my voice. Kahit picture, gusto ng mga bata. So, natuklasan ng Adventist mula sa Biblia, ang kamatayan ay isang pagtulog lamang. Si Jesus ay malapit ng dumating, bubuhayin niya ang mga patay, yan, sapagkat ang Panginoon na hindi bababang mula sa langit na ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, isang tinig ng arahen at may pakakap ng Diyos at ang namatay kay Kristo ay unang namabubuhay na magmuli at na-discovery pa nila ang Sabbath. Dahil ang sabi, dapat wag walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanilang pinag-aaral ng utos ng mga tao. Unin ko, utos naman ng tao yun. Ano ang sinasabi ng Diyos? Siyempre, ang alaala sa paglalang sa pagkalalang natin Sabbath or Sunday. Ayan. Pag tayo'y namatay, nasaan tayo? Siyempre, sa kabao. Pero sabi ng paway, nasa pagkato nila. Laging may bagong idea yung paway. Mayabang kasi ayaw tanggapin yung idea ng Diyos. Sabi ng Biblia, tubog. Ang intention ng paway, bisik-bisik na lang para matipid daw sa tubig. Apocalypse 18, at siya ay sinigaw ng malakas at tindig ang nagsabi, nahubuo na po ang dakilan ng Babilonia, at naging tahanan ng mga demonya at tulungan ng bawat espiritu para malduwal at kulungan ng bawat karamanduban at kasuklang-suklang na ibon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, si labas kayo sa kanya, bayan ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So mga kaibigan, yan ang tinatawag ng Diyos sa atin na huwag daw tayong magiging kasama doon sa mga hindi nanginginig ng Sabado, doon sa mga hindi sumusunod sa nasa Bible. Napakaganda mga kaibigan, no? Tuloy-tuloy na dinalit ng Diyos ang katotohanan sa mga sumusunod sa Kanya. At ang ating magandang gawin ay ipalaganap natin ang mga katotohanan na dinaskubre na ipinalad ng Diyos sa ating mga Seventh-day Adventist. Yun po ang ating sermon ngayong umaga at tayo ang mga lamas. My Father in Heaven, we thank you, Lord, for the history of the Church. Magpapasalamat po kami sa prophecy na nagpipredict kung ano mangyayari sa history ng Church. Magpapasalamat po kami sa mga propeta na ginagamit ninyo upang maibalik ang katotohanan sa aming simbahan. Magpapasalamat po kami na pinayagan niyo ang Adventist na makulekta ang lahat ng mga Biblia, mga aral na galing sa Biblia. Salamat po ng marami sa Spirit of Prophecy, sa Bible, sa Church Organization, sa aming mga pastor, mga elders, sa Organization ng Church. Ito po ay malaking, napakalaking, pinakamalaking tulong na inyong inordain upang maligtas ang maraming mga tao. Tulungan niyo po kami sumunod sa inyong mga utos at mamaral. Bigyan niyo po kami ng buhusin niyo kami ng banal na Espiritu po upang ang aming nalalaman ay ipangaral namin boldly sa lahat ng mga tao. Salamat po sa pagpapatawad sa aming maraming kasalanan. Ito po ang aming matamis na ang aming panalangin sa matamis na aming tagapagligtas na si Jesus.